Good afternoon, everyone. It's me again, Vivian Francisco, and welcome sa RBA channel. So for today's video, guys, another beauty tips na naman ang ibabahagi ko sa inyo upang mapangalagaan natin yung ating balat, lalong-lalo na sa face. Ang dami po kasi ngayon ang nagkakaroon ng skin hyperpigmentation. So one of them is tinatawag nating melasma. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano nga ba ang skin hyperpigmentation, ito po ay pagkakaroon natin ng skin dark discoloration or uneven skin tone or yung mga itim-itim na nakikita natin sa ating face. So halimbawa po nito yung melasma, freckles, dark spot, sunspot. So yung mga yun ay tinatawag nating skin hyperpigmentation. But for now, focus muna tayo sa melasma. Ano nga ba ang melasma? Ang melasma, guys, is a tan and dark discoloration with 0.5 cm hanggang 10 cm wide, depende po sa tao. And according to my research, people with olive and darker skin like Asian and Middle Eastern, sila po yung mas prone sa melasma. Kasama na din po yung Hispanic people, yung tulad ng mga Latin and Americans. Siyempre, yung Asian, kasama po tayo dito. Halimbawa nito ay yung mga Indian, Malaysian, and other Asian country. And yung Middle Eastern naman is yung mga Arabic country like Iraq, Afghanistan, and marami pang iba. Ang melasma po ay madalas nating nakikita sa ating noo, sa ating nose bridge, sa ating cheekbone, upper lips, jawline, sa ating liig, and sa ating balikat. Yung mga part ng ating katawan na directly na tinatamaan ng sunlight. And karaniwan po ito sa mga kababaihang may edad 20 hanggang 50 years old, bagamat may ilan sa mga kalalakihan na nagkakaroon nito, pero bihira lang po sa lalaki ang nagkakaroon ng melasma. There are three types of skin melasma. Una po yung epidermal melasma. Ito po ay nakikita natin sa unang bahagi ng layer ng ating skin. And pangalawa, ito po ay dermal melasma na nakikita sa pagitan ng layer ng ating balat. And pangatlo, mixed melasma. Ito po ay combination ng epidermal and thermal melasma. So yun po yung ating three types of melasma. So next, proceed na po tayo sa ano nga ba ang pinaka main reason or pinaka cause kung bakit tayo nagkakaroon ng melasma. But according to my research, wala namang pag-aaral na nagsasabi kung ano talaga ang pinaka main reason kung bakit nagkakaroon ng melasma ang isang tao. Pag sinabi mo kasing pekas o melasma, sa totoo lang hindi pa talaga alam kung ano talagang totaling exact cause ng melasma. But according to my research, expert believes that melasma could be triggered with the following factors. Number one, pregnancy. So during our pregnancy, nagkakaroon po tayo ng melasma dahil po ito sa pagtaas po ng ating estrogen and progesterone hormones. So sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po yung progesterone and estrogen hormones, ito po is a kind of hormones na, na tinatawag nilang female sex hormones. So, pangalawa po ay birth control pills. Isa ring factor ito na tinitingnan kung bakit nagkakaroon po tayo ng melasma. Pangatlo po, yung HRT or hormonal replacement therapy. Yung mga taong nag-a-undergo ng HRT tulad ng may anxiety, may depression, mayroong menopausal symptoms, nagkakaroon ng unexplained feeling, and namamawi sa gabi, sila po yung nag-a-undergo ng HRT and madalas na tinatamaan ng melasma. So, pang-apat po ay genetics. Kung yung ating mga magulang or ating mga tito and tita nagkaroon po sila ng melasma before, maaari po nating itong mamana mula sa kanila. So, pang-lima po ay sun exposure. Ito po ay kapag labis-labis po tayo nagbababad sa sikat ng araw, lalong-lalo na kapag gumagamit tayo ng mga exfoliating product and then hindi tayo gumagamit ng sunblock. So isa rin pong dahilan ito kung bakit tayo nagkakaroon ng melasma. Kasi lalong-lalo na kung nagkaroon po tayo ng melasma before and napabayaan natin, hindi tayo naglalagay ng sunblock tapos lagi tayong sa initan, so maaari pong matrigger. Kaya yung ating melasma ay bumabalik. Kaya iwasan po natin yung matinding sikat ng araw or magbabad sa sikat ng araw.
So, panghuli ay skin irritation. Maaari po tayo magkaroon ng melasma kapag na-irritate tayo sa mga beauty products na ginagamit natin na may mataas na content ng hydroquinone. Bagamat yung hydroquinone is a treatment ng iba't ibang skin problem, pero meron po itong side effect kapag yung mga cream na ginagamit natin ay mayroong mataas na dosage ng hydroquinone. Higher 2% hydroquinone required prescription from dermatologist or skin specialist. Kaya mahalaga po na nagpapakonsulta tayo sa mga dermatologist kasi kapag na-irritate tayo sa paggamit natin ng hydroquinone cream, maaari itong maging cause ng irritation na maging dahilan din para lalong lumala yung ating melasma. Isang dahilan din kung bakit tayo na-irritate is yung pag-apply natin ng mga beauty products or rejuvenating products na ginagamit natin is paulit-ulit and madiin. Dapat gumamit tayo ng mga cotton pads na may malambot na klase. Iwasan natin yung mga cotton pads na may very sharp yung kanilang texture para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng irritation. So, next proceed na tayo sa treatment. Ano nga ba ang treatment sa melasma? Kung maalala nyo guys, meron tayong 3 types of melasma. Kapag yung ating melasma ay makikita lang sa unang bahagi ng ating balat na tinatawag nating epidermal melasma, maaari natin itong gamutin sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang exfoliating product like Skin Magical, pwede tayong gumamit ng Fairy Skin, Brilliant at iba't iba pang mga exfoliating products para maalis yung unang bahagi ng layer ng ating balat at masama doon yung ating pikas. Pero kapag yung ating pikas ay malalim na yung naging epekto sa ating balat, kailangan na nating humingi ng legal advice sa mga dermatologists or skin specialists para sila ang makapagbibigay sa atin ng best advice para ma-treat yung ating melasma. So kadalasan kasi ang ginagawa nila ay nililaser. Paano nga ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng melasma? So una, iwasan nating mag-expose sa sikat ng araw. Pangalawa ay gumamit tayo ng sunscreen at least SPF 30 pataas, mapa-indoor or outdoor man. Pangatlo, use extra protection like sunglasses, sombrero, sarong, payong at iba pa para meron po tayong extra protection. Pang-apat, iwasan natin yung oras na alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. So, recap lang natin, no? Prevention sa melasma ay number 1, avoid sun exposure, use extra protection like sunglasses, sombrero, payong at iba pa. Pangatlo ay gumamit tayo ng sunscreen at least SPF 30 pataas, indoor or mapa-outdoor man yan. And iwasan natin yung oras ng alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. So that's all for today and I hope marami kayo natutunan. And kung may natutunan ka, bigyan mo naman ako ng like, subscribe and click the notification bell button for more incoming updates, video tips na maaari ko pang maibahagi na tulad nito. Kita-kits po tayo ulit sa next video ko. Maraming salamat and God bless everyone!